Okay? So, bago po tayo magsimula, kung ano yung salita natin ngayong araw na to, pwede ko bang anyayan at natumayo? Panginoon, salamat sa umagang ito. Nawa, Panginoon, manahan ka sa puso namin. Nawa, mga salita mo na lalabas sa bibig ng iyong lingkod, Panginoon. Ito ay hindi lamang tumagos, kundi ito ay maiukit sa aming mga espiritu. Nawa, ang mga salitang ito, Panginoon, na nakaukit sa aming mga puso, ito ay magpapaalala sa amin. Kung paano ipinaalala mo to dun sa mga kapatid namin na nag-testimony ngayon, lalo-lalo na sa buhay ng kapatid namin na si Jelly, na napakalayo. Tunay kang mabuti, Panginoon. Hindi mo kinalimutan kung paano naglingkod si Jelly at ang kanyang pamilya sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, ginamit mo. Tunay nga ang sinabi ng iyong salita, Panginoon. Pabayaan mo ang mga batang ito ang siyang lumapit sa akin. Sapagkat dahil sa kanilang kamangmangan sa gawin ng mundo, alam nyo ba na ang mga batang ito ang siyang magbubukas ang pinto ng langit. Tunay nga, Panginoon, na ginamit mo na sa mata ng mundo isang kahangalan. Ngunit sa mata mo, Panginoon, nakita mo ang purity ng mga batang ito. Salamat at may kinatuka na puso, Panginoon. Dahil alam namin sa mga panahon na para may kagipitan kami sa aming mga buhay, pinanghahawakan namin ang iyong salita na sinabi mo na kung ikaw ay naglilingkod sa akin, hindi mo naiisipin at ipapanalangin kung anong iyong pangangailangan, bagkos iniisip mo pa lang, ibibigay ko na. Hindi mo pa alam na ito ay pangangailangan mo, pinadala ko na. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, nawa ang mensahe na aming ilalatag, ang mensahe na aming ibibigay ngayong umagang ito, ito ay bitbitin namin hanggang sa aming paglabas. Napakabuti mo nga, Panginoon. Tunay kang mabuti sa aming buhay. Ikaw ay hindi nagbabago. Itong aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. Thank you, worship team. Again, magandang umaga sa inyong lahat. Yun. Parang inaantok pa. Gising na ba? Actually, ako nga medyo inaantok kasi ako yung naghatid pa kanina madaling araw kasi wala na yung partner ko. Ando na, humayo na sa Mindanao. Ayan, kaya sila ay nagsiservice din ngayon dun sa ating Hub of Christ sa Iligan. Ayan, napakabuti talaga ng Panginoon. Eh, dagdag ko lang din sa sinasabi nating mga patotoo, no? Kasi nga, siguro iba sa atin dito, yung mga matatagal na sa church. Alam naman ninyo na birthday ni Kuya Red nung Webes. Yun! So, salamat sa buhay ni Kuya Red at siya ay tunay na naglilingkod. Pero siyempre, alam naman ninyo, ito na naman yung puso ng isang ina. Sabi ng isang nanay, kawawa naman ang anak ko. Walang kasama doon. Sabi ng mga magulang ko, awawa. Sabi ko kay Pastora Mavic, 28 anyos na yan. Hindi na yan bebe. Pero siyempre, lalo na sa mga magulang, lalo na sa mga nanay. Tama ba mga nanay? Nakikita ko si Ate Angie kanina, no? Talagang parang nakikita ko yung puso mo bilang ina para kay Ate Jelly, no? Parang teenager pa siya, parang bata pa siya. Puso talaga ng nanay, hindi mo maaalis yan. Kaya yung mga tatay, yung mga kalalakihan, pabayaan nyo lang. Okay? Sabi nga ni Pastor Dong, isa lang pagka mga nanay nag-e-emote dahil namimiss ang kanilang mga anak. Anong gagawin nyo? Yakapin mo na lang. Amen? Puso talaga ng nanay yan. Pero sabi ko naman sa kanya, maghintay ka. Dahil wag mong pangungunahan ng Panginoon dahil ang Panginoon ang magpapadala ng mga anghel na mag-aaliw sa kanya. At ako'y nagulat. Hindi namin sinaya sa lahat pero dun lang sa mga youth. Alam niyo po ba na may mga life group na rin kasi silang binubuo doon? Nung una ang hirap. Kasi syempre, pupuntahan mo yung lugar. Una-una, hindi lang naman po isang lugar yan. Ano? Medyo bulubunduki na lugar. Yung isa, kasunod na bayan pa ng Iligan, papuntang Marawi. So alam naman ninyo kung ano yung ibig sabihin ng Marawi. Pero kung gusto po ninyo sumama dun sa mission doon, welcome na welcome kayo sa susunod. Amen? Okay. ISIS lang naman ang kaharap doon. Okay. So, natutuwa naman ako kasi nga nagulat ako kahapon yung LG nila dun sa isang lugar, dun sa kung kilala siguro ng ibang mga kapatiran dito, yung isang kapatid ni Kuya Kenny, si Hazel. Actually, hipag niya yun. Okay? Nagulat ako kasi nung una, umaattend lang dun sa LG nila, yung mga batang mga anak ni Hazel at saka ilang tao lang. Siguro hindi pa higit ng 8 yun eh. Nagulat ako kahapon, may 18 kabataan na bago.
May 18 kabataan na bago. Yung iba dito umaattend na pala, hindi naman nila sinasabi for the past 2 to 3 weeks. Pero ngayon, sabi ko nga, paano niyo na-recruit yung mga yan? Isang hukbo. At ang nakakatuwa, ngayong araw na to, talagang magaling din itong mga katuwang natin doon sa Iligan. Gusto nilang stretch itong mga kabataan. Tignan nga natin kung talagang ang mga kabataan ay talagang may kakaibang kalakasan. At susubukan nila ngayon na sa praise and worship nila, itong mga bagong kabataan na ito magpa-participate. Dahil sabi ko nga sa kanila, iba ang kalakasan ng mga kabataan. Tama? Yun. Dahil saktong-sakto, segue natin sa ating mensahe ngayong araw na to, walk for a purpose. Kasi hindi pwedeng ikaw ay nakaupo lang. Dadating ang panahon, dahil kinatok ng Panginoon ang puso mo, hindi ka lang pwedeng nakaupo dyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, yan, hindi pwedeng nakaupo ka lang. Yan, mamamagaampit mo dyan. Amen? Lalakad at lalakad ka. Okay? So, multimedia, paki-flash na nga yung ating slides for today. Ayan. Again, doon sa mga bago dito, welcome again sa The Hub of Christ. Ako si Pastor Ruben Manga, one of the associate pastors dito. Okay, so pag-uusapan natin ngayon, as I mentioned earlier, walk for a purpose. So, ibig sabihin, maglalakad ka. Okay? Bahagi ito nung sinimula natin noon. Naalala ninyo yung mensahe natin ng ilang linggo na. Ano yung mensahe natin? Positioning for? Ayun. Ngayon, yung first of the series natin nito is yung seat. Ayan. Actually, mensahe ito ni Pablo. Kung babasahin ninyo ang Efeso o Ephesians, yan ang pinakabuod na mensahe ni Pablo. Dahil ang mensahe ng Ephesians, dyan ililatag ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. Sa ibang tawag nyo si St. Paul. O yan, para mas makilala ninyo. Dyan ililatag paano mamumuhay ang isang Kristiyano. Kaya ganyan ka-importante ang Efeso. Ang sabi ni Pablo, mahahati mo yan sa tatlo. Una, ikaw ay umupo. Pinag-usapan na natin yung pag-upo dati. Ano ba yung pag-upo dyan? Be seated and learn to take the Lord's rest. So, ibig sabihin, kaya ka nakaupo dyan kasi ikaw ay namamahinga. Amen? Pero pag sumobra ang upo, baka hindi ka lang mamahinga. Kaya dapat, may pagkakataon na ikaw ay tatayo. So, ano yung walk dito? Walk, ang ibig sabihin dito, how to walk in this world like Christ. Alam niyo ba kung bakit? Dahil at the end of the day, ang tinuturo sa atin dito sa seat, balikan natin yung seat, ha? Yan. Ano sabi natin sa seat? Ano yung letter S? Surrender. Kaya lalo doon sa mga baguhan dito, alam nyo, pag sinasabi sa inyo, taas ninyo yung kamay ninyo, huwag kayong mahihiya. Alam nyo kung bakit? Pagsuko yan. Oh, saan po ba nakalagay sa Biblia yan? Nandun yan sa Biblia. Basahin ninyo yung Acts. Yan kasi ang problema sa karamihan sa atin. Una, ang pamimiloso po. Kaya kung bago ka sa Panginoon, makinig ka lang muna. Amen? Yan ang una, pagsuko. Dahil kung hindi ka susuko, hindi mo tatanggapin na dapat kang isuko, ay sasabihin ni Lord sa'yo, hindi ko babasagin ang trip mo sa buhay mo. Hihintayin na muna kitang mapagod. Amen? O, sabihin nito, taray naman ng pastor na to. Hindi po, totoo ito. Totoo ito. Pansinin ninyo, sino, again, paulit-ulit ito para mapaalala. Sino dito yung Kristiyano na nagbago? Ikaw ay napihit ang puso sa Panginoon sa panahon na napakasaya mo, ang taas ng kagalakan mo. Wala. Kailan tayo napihit sa Panginoon? Nung pagkakataon na ikaw ay nauntog, nadapa, ano pa? Ikaw ay may malalim na problema. Tama, hindi? Kaya nga, eto, lalo na doon sa mga bago, huwag niyong kakalimutan to. Paboritong paborito natin pagka Christmas. Anong sabi natin? Silent night. Yan, lalo na yung mga mahilig dyan na umikot sa mga bahay. Naalala ko nung bata ako, iikot ka. Yan yung pang-ending . Silent night. Tama, holy night. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero pakinggan, balikan ninyo yung koro niyan, anong sabi doon? Fall on your knees. Ano susunod? To hear the angels' voices. Tama po ba? Tagalugin niyo yan. Para mo marinig ang tinig ng langit, kailangan mapaluhod ka muna. Why? Kasi mapapaluhod ka sa panahon na tahimik ang gabi. Ano yung tahimik na gabing yun? Nasa dilim ka ng iyong buhay.
Ayan ang tunay na mensahe ng Silent Night. Amen? Yan, kamisan mag-ingat kayo doon sa kinakanta ninyo. Ano mensahe natin dito kung bakit? Kasi ang mundo, puno, punong-puno ang mundo ng mga mensahe. Mensahe na hindi ayon sa katwiran ng Panginoon, pero tanggap ka lang ng tanggap. Naalala ko, bigla ko lang naalala ngayon eh. Kailan ba yung nagkaroon po tayo dito, Pastora Che, ng sama-sama? Hindi ko maalala, yung sa parents ata yun, na fellowship with Pastor Dong and Pastor May. Naalala nyo, habang kumakanta tayo, youth ata yun eh. Habang kumakanta tayo rito, yung kapitbahay natin yun sa kabila, may karaoke, nakikipagsabayan din. Aba, ayos ah. So habang kumakanta tayo ng pag-ibig ng Panginoon, ibang kanta naman ang pag-ibig ang nandun. Sino dito yung alam yung kanta ni Whitney Houston? The greatest love of all. Iyan. Patay tayo dyan, sabi ko. Balikan na niya yung lyrics ng greatest love of all. Sino dito yung nakakaalala kay Whitney Houston? Taas ang kamay. Ay, paumamin. May edad na tayo. Aminin nyo na. At kahit naman doon sa mga kabataan, alam niyo yung kantang to eh. O sige, ano yung lyrics ito? The greatest love of all is easy to achieve. Tapos ano yung susunod? Ate Mini, learning to love yourself. It is the greatest love of all. Tanongin mo yung katabi mo, tama ba yun? Ano sasabihin mo, Pastor Mike? Wrong. Balikan nyo ang sinabi ni Kristo. Sabi sa kanya, nung mga rabay, anong mga saduseo at pariseo, Panginoon! Ang dami-dami ng ano, batas ng ating Diyos Ama. Paano mo isa sum up yung batas na yan? Di ba sabi niya, dalawa lang, lahat nakaangkla sa pag-ibig. Ano yung una? Sige, 1, 2, 3. With all your and soul, mind, and strength. Ano yung pangalawa? Love others as you love yourself. Balikan niyo yung lyrics ni Whitney Houston. The greatest love of all is what? Learning to love yourself. Ang sabi ng Panginoon, ang unang-unang utos eh, love God above all. Mag-ingat kayo sa mga naririnig ninyo, mag-ingat kayo sa mga nakikita ninyo. Why? Kasi ang mundo talaga, hinayaan ng Panginoon yan, okay, na ang magbibigay sa'yo ng mensahe dyan, walang iba, kundi ang kaaway. Lalo doon siguro sa mga bago, ha? Sobra naman yan. Akala ko ba mahal tayo ng Panginoon? Mahal tayo ng Panginoon! Kaya nga lang, dito sa mundo, napaka-corrupt na talaga ng mundo. Kaya kung babalikan mo yung salita niya, medyo nag-free flow tayo, ha? Yung 2 Corinthians 4:4. The God of this world is who? The enemy. Kaya pagka lumabas tayo sa labas ng simbahan, ang daming labanan dyan. Dalawa lang naman ang labanan dyan eh. Anong labanan dyan? Mensahe ng mundo o mensahe ng Panginoon? Yan ang papayagan mo na magsasalita sa puso mo. Sabi siguro niya, sobra naman yan. Eh, paglabas namin doon, hindi na kami titingin sa labas. Wrong! Paglabas ninyo, naiintindihan ngayon ninyo bakit sinasabi nating sumurrender ka. Kasi pag sumurrender ka, dyan mo ngayon makikita, mga magulang at kapatid, ipapakita ngayon sa'yo ng Panginoon, ipagbinuksan mo ang mata ng pangunawa mo, yung akala mong maganda, maganda pala sa mata natin, pero mali pala sa mata ng Panginoon. Amen? Okay, sige. Nakalagay dyan, surrender. Ano isusuko mo? Hindi mo isusuko yung possession mo. Hindi mo isusuko yung panlabas mo. Ang hinahanap ng Panginoon, kondisyon ng puso mo. Kaya ano isusuko mo? Inner man. Ano yan? Puso. Spirit mo. Wala naman ako isusuko, mabait naman ako. Alam mo, nakausap ako noon eh. Matanda, kamag-anak ng wife ko. So, alam namin, medyo delikado na siya. Sabi namin sa kanya, no, baka gusto mo ng ano, magbigay ng puwang sa puso mo para buksan ang puso mo, makilala mo ang Panginoon. Eh, siyempre, sagot ka agad sa akin. Apo, ano pa ipagbubukas ko? Mabait naman ako. Ayos, sabi ko. Wala naman ako inagrabyato. Ginawa ko naman yung tingin ko, dapat tama. Ayun, doon siya nahuli. Sabi ko, yun na nga po eh, ginawa mo yung tingin mo, tama eh. So to cut the long story short, marami kasi sa atin, okay, yung dalawang salita na to, lagi natin pinagtutugma na akala natin magkapareho. Ano yung dalawang salitang yun sa English? Good at saka right. Tagalugin natin ha.
mabait, at saka ano yung right? Tama. Okay. Saliksikin ninyo ang Biblia. Dito si Pastor Mike, dahil sa ating ano, in-house resource pagdating sa Biblia. Pastor Mike, ang hinahanap ba ng Panginoon lagi sa'yo, goodness or righteousness? Righteousness. Ang hinahanap ng Panginoon, yung tama sa paningin niya. In fact, ang righteous, pag ginawa mong Tagalog, pakinggan nyo mabuti ito. Ang ibig sabihin ng righteous, katwiran. Balikan nyo yung mga bata, yung mga anak. At saka ng mga bata rin tayo, tayo yung mga anak din. Di ba, pagka medyo nasasalag tayo doon sa kagustuhan natin, dahil gusto natin pumunta rito, gusto natin bilhin ito, pero pagka yung mga magulang natin ang kumukontra, anong tingin natin sa mga magulang natin? Mga kontrabida. Tapos anong kasunod nun? Mga ngatwirang ka na. Ang English nun, righteousness. Dahil ang tao nung nagkaroon ng kasalanan, siya ay natutong mga twiran. Bigla kayong tumahimik lahat. Alam niyo kung bakit? Laliman natin ng konti ito. Sabi ko nga sa inyo, free flow tayo. Hindi natin hinahabol kung matatapos natin ito. Ang gusto ko maintindihan niyo ito ng malalim. Kasi baliwala ang paglakad natin, baliwala ang paglilingkod mo. Kung habang nakaupo ka dyan, hindi mo naintindihan na dapat ang isusuko mo yung katwiran natin. Pag bumalik ka dun sa isa sa mga paborito kong aklat, sana nawa magkaroon kayo ng pagkakataon na katukin ng Panginoon ang mga puso nyo, basahin ninyo ang Book of Judges. Kasi pag ito naintindihan ninyo, every time na ang bayan ng Israel, sino yung Israel? Yung pinili niyang bayan. Ngayon tayo na rin yun. Pinili na rin tayo. Wala naman siguro ditong pinilit. May pinilit ba dito kaya ka nasa church ngayon? Hindi, iba alam ko parang pinilit. Pero okay lang yan. Kailangan talaga, minsan may konting pilitan para hindi ka makatanggi. Sabi nga ni Pastor Walter, walang pilitan pero walang tanggihan. Ngayon, ano tong sinasabi dito sa Book of Judges? Every time na ang mga taga-Israel gumagawa ng kalokohan, every time na tumatalikod sila sa Panginoon, every time na ang katwiran nila ang nangunguna, pansinin niyo yung verse ito, paulit-ulit ito. Tama, Pastor Mike? And they did what is right in their own eyes. Ang tawag dyan, mga magulang anak, self-righteousness. Gagawin mo kung ano yung tama sa tingin ng iyong mga mata na tama. Balikan ninyo yung mga patotoo natin. Lahat tayo na nandito, yung mga patotoo natin. Diba, tsaka lang natin na-realize, ay, mali pala yun sa pananaw ng Panginoon, pero akala natin yung tama. Number one na number one, bisyo. O, di ba? Mga kalalakihan. Tama ba? Hindi. Wala naman ako. Ako ang di na ako lalayo sa sarili ko na lang. Ano ang pangangatwiran ko nun? Huwag mong pakikialaman kung ako ang nagbibisyo. Bakit? Pinaghirapan ko naman yan eh. Tama ba? Hindi. Meron ba ako inagrabyado? Wala. Pinaghirapan ko pa nga yan. Huwag mong pakikialaman yung pinaghirapan ko. Pero tignan mo nung naging Kristiyano ka, nung naintindihan mo na yan, bakit yung bisyo na yan, kinamumuhian ng Panginoon? Nasa Bible yan. Babasa, kung nagbabasa kayo, o kaya a-attend kayo sa mga Bible study natin, sa mga life group, alam nyo ba, laging binabanggit ng Panginoon yan, galit na galit siya, unang-una sa bisyo, alam nyo kung ano? Laan nyo kung ano? Alak. Misa may nangatwiran pa sa akin eh. Misa nagsabi sa akin, Pastor Mike, kung galit ang Panginoon sa alak, bakit ang inikinalat niya nung huling hapunan? Alak din. Bakit ang una niyang milagro, pinainom niya ng alak yung mga nando sa may kasalan, sa Kanaan? Okay, may mga piloso po talaga eh. Ang sinasabi doon, huwag ka magpakalangyo sa alak. Sapagkat yan pag sumobra, ibang spirito na ang bit-bit mo. Tama, hindi? Okay. Di naman po binanggit dyan yung drugs tsaka yung yosi. So baka pwede. May mga pilosopo talaga eh. Wala namang nasusulat. Bawal ang smoking. Talaga naman, ano? Ito ngayon ang sagot dyan. Ang sabi ng Panginoon, pag sinuko mo ang sarili mo, ikaw na ngayon ang buhay na templo ng Panginoon. Kaya ang espiritu niya, hindi mananahan dun sa mga batong simbahan na ginawa ng mga tao, kundi siya ay mananahan na ngayon sa buhay na templo. Sino yung buhay na templo? Turo mo yung sarili mo. Ako, kung buhay kang templo, ibig sabihin yan, lahat ng mali sa mata ng Panginoon, bibitawan mo kahit sa tingin mo tama.
tahimik na naman tayo. Talaga eh, pisa pa lang to, lapat tayo dun sa talagang mensahe, dami na, Yan po ang katotohanan, kailangan isuko mo yan. Amen? Ayan, sige, nakatungiti naman yung mga nanay, oh. Ganti tayo mga tatay. Ang ganda pagka nandito ka sa pulpito eh. Pagka, halimbawa, katulad yan, nabibira tatay, mga tatay, nakaganon. Yung mga nanay, nakangiti. Balikan naman natin mga nanay. Okay ba mga tatay? Oh, sige. Balikan ninyo yung mga epistles. Ano ang sinabi ni Pablo na pagpapaalala sa mga babae na nasa loob ng kongregasyon? Maliban sa pagpapasakop, ano yung kinaaasar ng Panginoon? Ano, nag-ganon si, brother? Tumbukin na natin! Bawal ang marites! Yan! Yun! Gossipers! Nakasulat dyan doon, akala nyo ba? Ano sabi ni Pablo? Kayo mga babae, tikumin ninyo ang inyong mga bibig. Kung wala kayo sasabihin maganda sa inyong kapitbahay, huwag nyo nang ikalat ang karumihan nila. Amen? Bigla yung mga nanay nga, tumayo. Yan yung mga isusuko natin. Ang sisimpleng bagay, ano? Pero, ano sabi din ng kanta ni Andrew E? Gusto kong bumait? Bible din yan. Ano sabi ni Pablo? Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Alam kong mali ang mga nagagawa ko. Pero bakit hanggang ngayon may mga bagay na alam kong mali, nagagawa ko pa rin? Di ba yan ang kanta ni Andrew E? Gusto kong bumait, pero... So may mga bagay tayong isusuko. Surrender. May lilinisin tayo dahil ito na ngayon ang buhay na templo ng Panginoon. May nagsabi minsan sa akin, pag nagpupunta naman po ako sa church, maganda yung damit ko, kapatid, hindi yung damit ang tinitignan ni Lord. Yung puso na nasa likod ng damit. Kahit na anong panapal lang magandang damit ang ilagay mo dyan, kung paglabas naman ng simbahan, ang puso mo hindi pa rin nakatune sa Panginoon, kaya may tuning dyan. You are out of tune. Amen? Amen. Kaya, yung T dyan sa seat, turned, trained, and tuned. Tatlong T yan. Yan ang pinamamanik namin dito sa simbahan. Kaya kung matagal na kayo dito, yan yung tinatawag natin sa spiritual growth class. Ano yon? Heart turning, heart training. Ano yung pangatlo? Heart tuning. Kasi matagal na tayong nakatalikod sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Bakit lagi sinasabi kapag ikaw ay gustong magbalik loob sa Panginoon. Pansinin ninyo, magbalik. Kasi nga, tumalikod eh. Kaya lang hindi nga madali yun. Uulitin ko sa inyo. Magsimula nung pinanganak tayo, okay? Ang inner man natin, nakatalikod na tayo sa Panginoon. Original sin ang tawag dyan. Tama? So, matagal na tayo, again, ulitin ko para madaling maintindihan. Di ba pag natutulog tayo, at tulad kanina, dahil napuyat ako sa paghatid, walang nagsasabi sa akin na 2 oras ka na nakabaling sa kanan, lumiko ka naman dito sa kaliwa. Kaya pagising ko kanina, wala pang 5 segundo, pag ganun ko, parang sinasakal na yung bato ko. Alam mo kung bakit? Stiff neck. For so long, nung pinanganak tayo, nakabaling tayo sa kaliwa. Yes, naintindihan na natin na dapat sumuko, pero ito ngayon ang problema. May mga dapat kang bitawan. Nakasanayan mo nakabaling sa kaliwa nung itinutuwid ka sa tama sa kanan. Anong nangyayari? Masakit. Tama, hindi? Yun, ang galing mo. Parang may anong pinaghuhugutan, ate. Lahat tayo magdadaan dyan. Ngayon, ikaw ang magdidesisyon dahil yan ang partisipasyon mo. Kung papayag ka, ipihit kahit masakit ang batok mo dun sa kanan. Pansinin ninyo, dahil wala akong katabi kanina magpapaalala sa akin, nalimutan ko. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mahal, paalalahanan mo ako kung nai-stiff neck na ako kay Lord. Amen? Kaya may papayagan kang magsasalita sa buhay mo. May accountability partner ka, yung katabi mo, kung may asawa ka.
Pero ang pinaka-importante dyan, ang magpapaalala talaga sa'yo kung ano yung katwiran ng Panginoon, yung mga tamang tao sa tamang lugar, sa tamang panahon. Ano yun? Tamang lugar, simbahan. Tamang panahon, Sunday service. Tamang panahon, life group. Tamang panahon, Bible study. Sino yung tamang tao? Yung mga pinadala ng Panginoon magsasalita sa buhay mo. Bilangin natin ang isang or, ang araw natin. 24 oras. Tanggalin mo na 8 oras dyan sa tulog. Ilan ang natitira? 16. Tama? Oh, sa 16 hours na yan, ilang oras dyan yung para sa pagkain mo? Lagay mo ng 4 na oras. So, ilan na lang natitira? 12. Tama? Okay. Doon sa 12 hours, sabihin mo na nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, minus 8, ilan na lang natitira? 4 hours. Pagod ka eh. Makapag-binge muna sa Netflix. Teka, masyado naman ako nalalayo. Pwede bang mag-aliw muna sa sarili? Punta muna ako YouTube. Teka, kailangan ko munang mag-post. Kailangan malabas ko kung ano'y nasa damdamin ko para marami ang mag-like. Popost muna ako sa Twitter, post muna ako sa FB. Lagay mo na lang 3 oras yan. Ilan na lang natitira? Isa. Yun na lang hinihingi ng Panginoon, pinagkait mo pa. Amen? Paano mo masasabihin ngayon na mapipihit yung na-stiff neck nating leeg sa mundo kung sa 24 oras, ang oras lang ang pwede mong ialay? Parang may dumaang anghel. Hallelujah! Lapat tayo sa walk. Alam niyo kung bakit? Ang mensahe kasi ni Pablo dito sa Ephesians, ang sabi dito, "And had raised us up together, made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus." Ang ibig sabihin po niyan, dito mali interpretasyon karamihan eh. Kailan natin makakasama ang Panginoon pag namatay? Tama din naman yon, pero alam mo ano yung mas tama? Balikan mo yung dasal niya. Lupa man, langit na rin. On earth as it is. So, ang gusto ng Panginoon, hindi ka muna mamamatay para makasama mo siya. Ang gusto ng Panginoon, nasa lupa ka pa lang, inaabot ka na niya. Bakit kaya siya nagpunta rito? Di sana hindi na lang siya nagpunta rito, maghihintay na lang tayo sa langit. Kaya tayo inaabot ng Panginoon na dito pa man din sa lupa, kung paano siya ay nakaupo dun sa langit, naabot ka na. So ang tanong ngayon, ikaw magdidesisyon, lalo na doon sa mga bago rito, magpapaabot ka ba o hindi? Kasi kung hindi, aabutan ka ng kaaway. At anong purpose ng kaaway? To kill, to steal, and to destroy. Amen? Yan. Kung hindi ka pa ba naman natakot at kilabutan dyan, Panginoon, katukin mo ang puso niya. Okay. So, intro pa lang yan. Punta ngayon tayo sa ating mensahe. Ano po ang nangyari, Bija? Yan. Pag sinabing walk, ang mensahe dito ni Pablo sa Ephesians 4, sabi niya, walk in a matter worthy of your calling. Pansinin niyo ang Ephesians 4:1, ano sinabi ni Pablo dito. I beseech you, ako ay namamanhik sa inyo, sabi ni Pablo. Ako, prisoner in the Lord, to walk worthily of the calling. Napaka-negative, ano? Ha? So, ibig bang sabihin, pag sumuko ako kay Lord, preso ako? Okay, catch the spirit. Kung hindi ka pa malalim sa pananampalataya at hindi mo naintindihan kung ano yung tinatawag na total na pagsuko sa Panginoon, maraming mga bagay tayong dapat bitawan, na masakit bitawan, pero pag tayo nasalag, ang pakiramdam natin, ano, para mo akong kinukulong. Balik tayo sa mga kabataan. Ma, may project kami. Project na naman? Ilang project ba yan? Eh, kailangan po kasi overnight. Hindi, papayag ako. Pero dahil umuwi ka ng alas 11. Galit na galit yung kabataan. Babalik sa kwarto. Anong ginagawa ng mga kabataan pagka ganun? Nagbumukmok, tama? Ano sasabihin nyo? Bakit ako kinukulong? Yan. Wala ba akong karapatan? Wala ba akong kalayaan? Sila lang ba ang dapat lumigaya? Paano naman ang kaligayahan ko? Yan ang sinasabi ni Pablo kung bakit ipinamamanhi ko sa inyo. Okay? Sa punto de vista nyo, ang akala ninyo, ako ay isang preso. Pero hindi. Ano sabi ni Pablo?
pag tinanggap mo ang Panginoon at nilakaran mo kung ano ang layunin niya sa buhay mo, purpose eh, ano ba ang layunin mo? Ano yung purpose mo? Pag nilakaran mo to, you are walking worthy of the calling. Ibig sabihin, anak, pag to naintindihan mo, pag nilakaran mo yung layunin ng Panginoon sa buhay mo, valuable ka. Kasi ano ba ibig sabihin ng purpose? You find value and meaningfulness doon sa ipinapagawa sa'yo. Sino ang magde-define kung ano yung pinapagawa sa'yo? Hindi ikaw ang magde-define niyan, Panginoon. Misa, may namiloso po na naman sa akin. Eh, tagal ko nang iniintay, hindi ko pa rin marinig kung ano yung layunin na yan. Naku po, sabi ko. Balikan niyo yung mensahe ni Pastor Dong ng isang linggo. Naalala niyo yung 2 Chronicles 2020? Sino yung nakakaalala? Kita niyo na, kahit na nasa simbahan na, no? Nalilimutan pa rin. Anong sabi doon? Gusto mong ikaw ay ma-establish, manampalataya ka sa Diyos. Pero may pangalawa doon. Ano yung pangalawa? Pero gusto mong ikaw ay magtagumpay doon sa pinapagawa ng Panginoon, pabayaan mong magsalita ang mga propeta niya sa buhay mo. Sino yung mga propeta na yon? Yung mga mensaherong ipinadala sa iyo. Amen? Kaya dito, gusto mong makalagang ka doon sa pagkakapreso. Akala mo preso ka sa mundo. Ang sinasabi ng Panginoon dito, para makalakad ka doon sa layunin na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, pababayaan mong may magsasalita sa iyo mga propeta at mga lingkod niya. Amen po ba? Kaya nga dito sa pangalawa, ano sabi dito? With all lowliness and meekness. Alam niyo ba ibig sabihin niyan? Pagpapakumbaba. Kasi marami sa mga sasabihin ng mga propeta at mensahero ng Panginoon, it's either masakit sa'yo o nakakabore. Tama hindi? Tignan mo iba sa inyo ngayon dito, naantok na. Kailangan gisingin talaga kayo. Alam niyo kung bakit? Gigisingin mo yung sarili mo. Hindi ang Holy Spirit ang pipitik sa'yo para magising ka. Pipitikin ka ng Espiritu Santo pagdating mo doon sa labanan sa labas. Tama, Paul? Kaya, loneliness and meekness, pagpapakumbaba. Magpakumbaba ka. Bakit? May iyahanda ka. Ano sabi dito? With long suffering. Hindi sinabi ng Panginoon na pag nabaling ang iyong pananaw, kung nabuksan ang iyong puso sa Panginoon, tapos na ang paghihirap. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, tuloy-tuloy ang mga pagsubok. Ang pagkakaiba, dati kasi, pag hinarap natin ang pagsubok, umaasa tayo sa sarili nating lakas, kaya tayo kinakapos. Pero kung kasama mo ang Panginoon at nilakaran mo ang layunin niya, ang pangako ng Panginoon, kasama kita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya kahit na anuman yung pagsubok na nasa harap mo, parang imposible katulad doon nangyari. Balikan niyo yung nangyari kay Jelly. Kung gagamitin mo yung sarili mong utak, ha, saan ako uhugot ng pera? Pero pansinin ninyo, nagmaniobra ang Panginoon. May pinadala siyang tulong na hindi kakilala. Pero ang instrumentong ginamit, hindi yung magulang. Sinong ginamit? Ay inosenteng bata. Amen? Kaya kung manangang ka lang sa pananampalataya na yan, balikan, alam niyo kung saan ito mas malalim? Balikan ninyo, naalala ninyo na kung saan si Abraham noon inutusan siya. Sabi sa kanya, dalhin mo yung anak mo dito. Siya ang magiging alay mo. Alam mo ba sa isang magulang, yan ang pinakamahirap gawin. Ang sabihin sa iyo ng Panginoon, ang sarili mong anak ang gagamitin mong alay. Lalo sa mga nanay. Kaya tingin ko kaya hindi pinasama yung nanay dun eh. Yung tatay lang eh. Pero kahit sa tatay, masakit sa damdamin yun. Sino ditong magulang taas ang kamay? Pag sinabi sa iyo ni Lord, gusto ko ialay mo yung anak mo. Ibibigay mo, hindi. Wala nagtataas ng kamay. Ang hirap intindihin, di ba? Parang Ate Minnie, why Lord? Naglilikod naman ako sa iyo at naging tapat naman ako. Bakit anak ko pa? Oh, naghirap naman ako. Sino pa mga magulang dito? Ikaw, Ate Sally, are you willing to give up? Ang hirap, di ba? Kasi kung gagamitin mo yung utak mo, ang makikita mo yung limitasyon, katulad din nakita ni Jelly, saan ako huhugot? Pero ang sabi ng Panginoon, kaya ako nagpapadala ng pagsubok. Kaya nga pagsubok yan, it's a test of faith. Si Abraham, kahit masakit sa puso niya na ang gamiting alay sarili niyang anak, siya
ay nanindigan at siya ay umangkla dun sa pangako ng Panginoon. Hindi kita iiwan o pababayaan. At ano ang nangyari? Bago niya saksak yung punyal sa kanyang anak bilang tanda ng pag-aalay. Ano yung nangyari kung naalala nyo? May dumating na ram, yung tunay na iaalay. Kaya sabi ng anghel sa kanya, Abraham, huwag mo itutuloyan. Sinusubok ka lang ng Panginoon. Pagbaling niya, yung tunay na alay dumating na. Ano mensahe rito? Bago ka makaakyat dun sa bundok na yon, it will take you ilang araw? 3 days. So, ibig sabihin, iniisip mo pa lang kung anong gagawin mo, inunahan ka na ni Lord. Dahil yung ram na naging alay, pinauna na niya 3 days before dumating si Abraham. Never ever question the faithfulness of God in your life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung may pinagdadaanan ka, si Paul, parang sabi mo nga, di ba, ito na ba yon, Lord? Sabi lang ni Lord, di, dadating din yung ram. Huwag mo siyang pangunahan. Amen? O sa buhay ni Jelly, sabi siguro ni Lord, sige nga, subukan natin. Pera pa lang yan, ha? Anong ginawa ng Panginoon? Tinignan niya yung paglilingkod ni Jelly. Kasi si Jelly po, matindi ang paglilingkod dito sa simbahan, isa sa mga worship leader natin before siya umalis. Hindi pababayaan ng Panginoon at nakikita niya kung ano ang ginagawa mo. Nilakaran ni Jelly yung paglilingkod na yun. Kaya sa mga panahon ang tingin niya, gipit na gipit siya, ang Panginoon gagamit at pipitik ng mga tao pang ipaalala ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Kaya nga dito, long suffering. Pero ano kasunod? Bearing one another in love. Amen po? Next. Sabi dito sa susunod, being diligent to keep the oneness of the Spirit in the uniting bond of peace. Ito ngayon ang participation mo. Sa mga pagkakataon na katulad niyan, parang may mga pagsubok, you need to keep yourself diligent. Ano ibig sabihin ng diligent? Ano ibig sabihin ng diligent? Ano po? Ikaw mismo maninindigan ka. Ang pagkakamali kasi ng karamihan sa atin, pag sinabi natin, eto ah, maling prayer to, Lord, I claim, Lord, bless me. Hindi po masama na humingi sa Panginoon kung ano ang request mo. Pero kung 5-10 taon, ang prayer mo pa rin, ikaw ang pagpapalain, may problema tayo dyan. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, may question ka pa rin sa Panginoon na siya ang bahalang magbigay ng provision mo. Dahil ang tamang panalangin, kung babalikan mo ang tamang panalangin ng Panginoon, ang sabi niya kung tunay kang lingkod, ang uunahin mong ipanalangin, hindi ang sarili mo, kundi ang iba. Amen? Balikan ninyo yung version ng Our Father dun sa Lucas para mas maintindihan ninyo. Okay? Wala tayong oras. Sa mga life group, sa mga Bible study, magdi-deep dive tayo dyan. Pero para sa akin, ang pinaka-paborito kong version ng Our Father, ewan ko kay Pastor Mike kung yun din, ano, yung version ng Luke. Kasi doon, pinakita ng Panginoon sa kasunod na maikling parable na ang tama palang panalangin, ang unang may papanalangin, hindi ang sarili mo. Kung tunay kang lingkod, ang papanalangin mo, yung pangangailangan ng iba. Dahil ang Panginoon, sagot ka na niya. Amen? Amen. Okay. At sabi nga niya rito, keep the oneness of the Spirit. Tayo ay magkakapatid sa isang simbahan. Pero hindi lang sa isang simbahan, tayo ay magkakapatid sa isang katawan ng Panginoon. Is it any wonder kung bakit ang mga pastor natin, yung bit-bit na grasya na meron tayo rito, matampang mga mensahe natin, bakit sa ibang mga simbahan, kahit sa ibang bansa, tinatanggap? Kung kayo nanonood dun sa mga ginagawa ng mga pastor natin, kaya nga dito ngayon natin masusubok yan eh, sundan ninyo yung grasya. Alam nyo ba yung mga umaattend sa kanila, lalo kahapon? Hindi po yun mga miyembro. Karamihan doon mga pastor at leader. At iba doon, matagal na sa mga gawain. Pero pansinin ninyo, bakit yung mensahe na meron tayong bit-bit dito, pagdating ngayon doon parang bago sa pandinig nila? Hindi natin itinataas ang ating mga sarili. Bagkos ang sinasabi natin, meron tayong kalakasan na magiging pagpapalakas para sa kanila. Oneness of the Spirit. Meron din naman silang kalakasan na siyang magbibigay ng kalakasan sa kahinaan natin. Amen po? Yan ang hinahanap ng Panginoon.
madiskubre ninyo ano ang grasyang ibinigay niya sa iyo. Di naman po magaling kumanta eh. Di wag ka muna sa worship team. Magpa-practice pa tayo. Kaliwa din po lahat ng ano ko eh. Pa ako eh, pag sumasayaw. Di wag ka sa dance ministry. Eh, mahihayaan din po ako magsalita. Talagang pakitid ng pakitid yung grasya, ano? Kumikitid na eh. Marshall daw. Siguro naman kuya ate. Kung sakali pag Linggo o Sabado, pag may gawain, pwede mo naman ituro yung mga sasakyan. O dito yung parada. Pero wag ka, baka may magsabi, natatakot ako, baka mabangga pa ako eh. Naku po, dami nitong, daming dahilan nito ah. O, ano pang ministry na iisip nyo? Pwede ka maglinis. Yun, pagka sinabi talagang hindi ako pwede maglinis, kukomprontahin ko na yun, papakita ko yung picture ni Pastor Dong. Nakikita mo to, yan ang senior pastor dito. Kung yan, yung paa hindi buo, nakabuo ng buhay, ikaw pa kaya buo ang katawan mo? Tahimik na naman ang lahat. Alam niyo kung bakit? Yan ang experience ko dito. Ah, kwento ko lang na mabilis. Ah. Eh, nakikita niyo yung sahig na yan dyan, yung kahoy? Okay, nung bago kami rito, wala pa isang taon. Siyempre, ang grasya ko is, ako po kasi sa labas nagtuturo talaga ako, kaya iniisip ninyo, parang kapal na mukha nito, makapalo talaga ang mukha ko, kasi noon pa nagtuturo na ako. Okay, ang mga tinuturoan ko po, yung mga nagma-masters, at saka yung tinuturoan ko yung mga nasa corporate. Okay, binitawan ko na yon kasi dapat talaga sa gawain tayo. Sino yung mga tinuturoan ko? Accenture, anya si Pastor Mark, nagturo na rin ako sa Meralco, nagturo na rin ako sa Department of Education, nagturo na rin ako sa DPWH. Kaya karamihan ng mga tinatawag na project managers yun at project engineers, more or less, okay, dumaan sa mga kamay namin. May grupo kami, yung tatlo lang kami. Okay? Kaya ganun kakapal ang mukha ko. Wag na kayo, yun yung grasya ang binigay sa akin. Kaya dumating ako dito, akala ko gagamitin ni Pastor daw yung kakapalan ng mukha ko sa pagsasalita. Tada, nagbibilang na ako, Ate Angie, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Bakit nakaupo pa rin ako, apat na buwan, limang buwan? Naalala niyo yung seat? Parang kating-katika ng umayo, no, Kuya Harold? Minsan, tinanong ko pa nga, Pastor, kailan kaya kita pwede samaan? Parang konti lang, ano, sususugan ko yung sinabi mo. Ano sabi niya sa akin? Maupo ka muna. Ano yung unang sabi? Seat. Alam niyo kung bakit? May hindi pa ako sinusurrender nun. Ano yun? Pride of life. Amen? Ngayon, nung naiintindihan ko na ngayon yun, tsaka ngayon ako pinahayo. Pero alam niyo, unang pinagawa sa akin, pagpunta ko dito, ang kulit ko nun eh, ano ang pwede kong gawin? Yung sahig na yan, pinag-floor wax ako dyan at pinagbunot. Kung may mga nakakakilala sa inyo sa akin dito, andyan yung mga magulang ko, lumaki kami sa environment na may mga katulong kami. Ako nga may yaya pa ako eh. Kaya never po ako nagbunot. Sa eskwela nga, pag pinagbubunot ng teacher, kasi presidente ako ng classroom noon, ina-outsource ko dun sa mga aklase ko. Pakakainin na lang kita eh kung na magbunot. Tama? Kaya first time ko talaga noon, lalo na yung floor wax, ew! Naamoy ko pa lang, nakakadiri na. Pero alam niyo kung bakit ako nakonsensya at natuto ako maglinis? Ang kasabay ko naglilinis dyan, yung tatlong bulag. Kasama na yung isa dyan, si Ate Mario. Ayun o, yung nagbe-bass guitar. Can you imagine, apat kami doon, tatlong bulag, isang buo. Ang bilis ng mga bulag, magbunot tsaka mag-blow. Ito nakakatawa, Ate Winnie. Nilapitan ko ngayon, yung isa sa mga bulag doon. Si, yung dati natin kasama, si Pastor of doon. Pastora, oh, ano po yung Kuya Ruben? Tignan mo naman kung tama yung pagpahid ko ng floor wax. Oh. Parang nalimutan ko, bulag yun, ano? Sabi ko, tignan mo naman. Yun naman bulag. Nakaganon, kinapa. Kulang, kuya. O sige, sige, ulitin ko. O tignan mo ulit. Nakaganon. O yan, pwede na yan. Kung titignan mo, kalokohan, di ba? Tama, hindi. Tunay ang salita ng Panginoon. Bumalik kayo sa Santiago. Ang karunungan ng mundo, kalokohan sa mata ng Panginoon. Ang karunungan ng Panginoon sa mga buhay ng mga bulag, sa tingin mo, kalokohan sa mundo. Doon napihit ang puso ko. Amen po ba?
Dahil meron pala akong kahinaan, ginamit ng Panginoon ang mukhang kalokohan sa mata niya ng mga hindi nakakakita, yung paa nagpuno para mabuo yung pagkatao ko. Amen? Yan. Kaya oneness of the Spirit. Bakit mo nagawa yon? Dahil pinayagan mo ang Espiritu Santo mangusap at manahan sa puso mo. Kasi kung hindi mo yan pinapayagan, remember ha, sulat nyo to, tatlo ang gatilyo ng kasalanan kung bakit ang tao hindi makaalis sa kasalanan. Lust of the flesh, tawag ng laman. Ano yung susunod? Lust of the eyes. Ini-imagine mo. Alam nyo, pwede nyo layuan yung lust of the flesh, lust of the eyes. Why? Kasi natitrigger yan sa mga bagay na hindi bahagi ng katawan mo. Nanonood ka ng porn. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Alam mo naman bawal yung lechon. Ang taas na ng high blood mo. Lust of the flesh. Alam mo yung criteria dyan? Ulitin ko. Pag umatin kayo ng SGC. 5 ang senses natin. Looks good. Sounds good. Smells good. Tastes good. Feels good. Pansinin nyo, hindi right. The Lord is not looking for goodness. The Lord is looking for righteousness. Ang bango ng lechon. Taas nga ng kolesterol mo eh. May bara na nga yung puso mo, di ba, Paul? Bakit mo pa pinagpipilitan tumikim ng ganyan? Tama? Oh, yung mga tatay, may asawa ka na nga eh. Naka-miniskirt lang, kumakatingin ka, kulang na lang, hubaran mo. Tama, hindi? Kaya sabi ko nga, pag nakakita kayo sa malayo pa lang, di ba Kuya Sam? Pag naka-miniskirt, takpan mo na yung mata mo, ikaw na yung tumakbo. Kasi minsan may nagsabi sa akin, Pastor Mike, hindi. Pastor, gusto kong subukan ang katotohanan. Gusto kong subukan yung tibay ng pananampalataya ko. Hindi ako lalayo dyan sa temptation na yan. Sasalubungin ko siya. Sabi ko, good luck. Ikaw na ang tumakbo. Pwede mong takbuhan yung mga external na bagay. Last of the flesh, last of the eyes. Pero ang sabi ni Pablo sa Roma, pag humarap ka sa salamin, may hindi ka pwedeng takbuhan. Sino yan? Sino yung kaharap mo sa salamin? Kaya ang pinakamahirap bitawan na gatilyo ng kasalanan sa sarili mo. Pride of life. Bakit ako pinagpo-plowbox dito? Taas ang pinag-aralan ko. Ang dami ko nang tinuturuan matataas na tao sa labas. Dito ang bagsak ko, plowbox, kasama ko pa, bulag. Tama, hindi. Yan. Let that be a lesson for all of us. Kaya sabi dito, one body and one spirit. Why? Pag naintindihan mo yan, hindi ka mawawala ng pag-asa. Dahil yung panawagan na nilakaran mo, laging may pag-asa. Kaya sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Yan. Paano ka magkakaroon ng pag-asa? May isa kang Panginoon, may isa kang pananampalataya, at ikaw ay magpapabaptismo. Kaya kung hindi ka pa-baptize, kaya namin ina-advertise na bukas ulit ang new believers. Kung dahil sa mga salitang ito, may nahipo sa puso mo, taas mo ang kamay mo nga, Pastora Che. Iyan ang lalapitan ninyo para mahanda kayo sa paglubog ng baptismo. Amen? One God, one Father, all over, through all, and in all. Dahil you and I, as a person, you are no longer relevant kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Naalala niyo yung sinabi ni Paul kanina? Lagi kong pinapaalala sa kanya yan. Kung tunay ka ng Kristiyano, kaya may lowliness and meekness, humility yan, you are no longer relevant. Ano ibig sabihin? Kala ko ba may halaga ako? May halaga ka, pero hindi na mahalaga ang sarili mo para sa iyo. Kasi wala ka na dapat pride. Kundi ikaw ay mahalaga sa mata ng Panginoon because you are uniquely and wonderfully made. Merong kang purpose. Sabihin mo sa sarili mo yan. We are no longer driven by our own pride of life but by the glory of God in our life. Kaya mo ginagawa to para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi na para sa sarili mong kaluwalhatian. Amen? Kaya pumunta na tayo na mabilis dito. Ano ba yung walk? Apat na salita, di ba? W-A-L-K. Okay. Ano yung una? W. Kung hindi man natin ito matapos, ang gusto ko na masagap ninyo, yung unang-una. Kasi, kung kayo hindi handang tanggapin,
ang will at ways ng Panginoon, useless yung mga susunod. Ulitin ko, kung hindi ninyo kayang tanggapin ang kagustuhan, ang will, ano ang ways? Pamamaraan ng Panginoon. Useless po na pag-usapan natin, ano ang ugaling langit na kaakit-akit, ano ang lifestyle na hinahanap ng Panginoon sa atin, at kung ikaw ba ay magniningning o ikaw ay luningning pa rin. Amen? Okay, punta agad tayo dito sa W. Naalala ninyo yung Last Will and Testament? Pag may mga namamatay na mga lolo-lola magulang, naalala ko to dun sa lolo ni Pastora Mavic eh. Sabi ni lolo noon, nararamdaman niya malapit na, mga anak, mga apo, yan, tinawag na niya. Sabi sa amin, Pastor Mike, sa mga anak kong lalaki, sa inyo mapupunta ang mga palaisdaan. Sa mga anak kong lalaki, sa inyo, mga babae, sa inyo naman mapupunta yung mga lupa na mayroong mga pwedeng pagtirikan ng mga bahay at pagtamnan. Di ba yun ang tinatawag na last will? And? Okay. Is it any wonder pag binalikan ninyo yung Bible, bakit ang tawag dyan Old Testament tsaka New Testament? Balikan ninyo. Ginagamit natin sa mundo, di ba? Pag may namamatay na maghahabilin, ang sasabihin, last will and testament. Huling kagustuhan at mga habilin. Tama? Okay. Ang kagustuhan niya, sabi ni Lolo, sa mga babae, ang mga lupang pwedeng pagtamnan. Sa mga lalaki, ang mga palaisdaan. So, yun ang kagustuhan niya. Ngayon, paano ngayon niya ginawang last will yun? May nakasulat. Kaya, huling mga habilin. Kaya, yung hawak ninyong Bible, o kung yung Bible man ninyo nandyan sa inyong telepono, yan ang mga habilin ng Panginoon sa atin. So, ang tanong, binasa mo na ba yan kung ano yung habilin niya sa'yo? Yun, kaya nga may church, kaya nga may mga naglilingkod sa Panginoon, parang mga abogado yan, ipapaalala sa'yo, hoy, ito ang habilin. Susundin mo ba o hindi? Kasi may consequence pag hindi mo yan sinunod. Sulat niyo to, lagi ko sinasabi sa mga kabataan to. Sabi ng Panginoon, prinsipyo niya to, nung ginawa ko kayo, kayo lang anila lang na may karapatang mamili. Free will, tama? Pero ito yung prinsipyo ng Panginoon. You are free to choose, but you are not free to choose the consequences of your choice. Tatagalugin ko. Ikaw ay may karapatang mamili. Di ko babasagin ang trip mo. Yan, salitang jolog sa tayo. Tama, Ate Salve? Walang basagan ng trip, sabi ni Lord. Pero, yung kahihinatnan nung pinili mo, ikaw ay walang choice kung ano yung magiging kahihinatnan yan. Halimbawa, katulad ko, sino ba yung nagsabi dito matagal na nag-yosi kanina? Ah, si Vince. Ilang years, Vince? Ilang taong ka na, Vince? 33. Tama? So, almost half. Amen? Okay. Nung tinanggap ko ang Panginoon, late 2013, papasok ng 2014, 45 years old po ako. Walaan niyo ako eh, gano'ng katagal akong nagbibisyo. Nagsimula ako 14 anyos, 31 years. Magte-30 years pa lang kami ngayong December 2023 ni Pastora Mavic. So, ibig sabihin yung mga bisyo sa buhay ko, mas matagal pa ang aming pinagsamahan. Kaya talagang pwede ko sabihin, lalo kay San Miguel, iba ang may pinagsamahan. Di ba yung advertisement na San Miguel? Iba ang may pinagsamahan. San Miguel Beer, sabay taas ng bote. Tama, hindi. Kaya nga mas intimate pa kami ng bisyo ko eh. Pagdating ng 2025, pantay na sila doon sa tagal ng pinagsamahan namin ni Pastora Mavic tsaka ng mga bisyo ko. Amen po. Pero kailangan mong bitawan yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ikaw na ngayon ang buhay ng templo kung saan ako ay mananahan. Hindi siya mananahan sa'yo hanggat hindi mo binibitawan kung ano pa yung vision na yan na meron ka sa buhay mo. Kaya kung ikaw yan na nakikinig ngayon, nandyan ka man sa Facebook, nakikinig ka man sa Zoom, o nandito ka't nakaupo, saliksikin mo ang iyong puso. It is not worth it. Why? Ang sarap magyosing, sarap uminon. Pero ngayon, may consequence yan. Tinatanggap ko na yung consequence na yan. Ano yun? Tinatanggap ko na siguro kung hanggang 90 anyos ako mabubuhay, baka hindi umabot. Why? May nasira na sa baga ko.
Naniniwala ba tayo sa milagro ng Panginoon? Maaari. Panginoon, alam ko ikaw magpapahaba, pero sa totoo lang, dahil may physical tayong katawan, may consequence yan. Mahilig ka uminom? Anong consequence niyan? Kahit itinigil mo na yan noon, may kakilala kami, napihit ang puso ng tatay niya. Pero nung tinigil, huli na. Walang 3 taon, namatay. Alam niyo, kinamatay? Wasak ang atay. Why? Kaiinom. 12 anyos pa lang, umiinom na ng husto. Mabuti na lang tumanggap siya sa Panginoon. Amen? May consequence yan. Amen po? Kaya may habili ng Panginoon. May will at meron siyang ways. Kaya merong last will and testament ang mundo, tayo, meron sinasabi ang Panginoon, isuko mo yung kagustuhan mo at will mo, sundin mo yung pamamaraan ko. Dahil yung testament ko, andyan na nakasulat. Kaya may old at may new testament. Amen? Kung naniniwala tayo ng ganyang katakaran sa mundo, bakit hindi mo yan mapaniwalaan dun sa Diyos na gumawa at lumikha sa atin? Ngayon, paano yung will? Sabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, nung nagdadasal siya, Panginoon, Ama ko, hindi na sarili kong kagustuhan ang masusunod, kundi ang kagustuhan mo na ngayon ang masusunod. Di ba lagi tuwing magkakaroon tayo ng mahal na araw, ang lagi natin sinasabi, paboritong-paborito natin yan, yung mga, ano nga ba yun? Last. 7 last words ba yun? Tsaka pagka mga, may mga papasyon, paboritong-paborito yan eh. Not my will, but your will be done. Paano mo malalaman ang kagustuhan ng Panginoon kung hindi ka lumulubog sa kanyang salita? Hindi enough na nakikinig ka rito, kapatid. Hinahamon kita. Sumama ka dun sa mga Bible study. Sumama ka dun sa mga life group. Dahil yung natitikman din yung salita ng Panginoon dito, patikim lang yan. Appetizer lang yan. Ang main course nandun sa mga mas maliliit na gawain. Amen po? Amen. Next, ang sabi dito, you have made known to me the ways of your life. So ibig sabihin, isinulat na ng Panginoon kung ano yung pamamaraan niya, nakasulat na yan dyan. Ang importante, kailangan lumubog tayo, at pag lumubog tayo, nawa. Kaya napapansin nyo, lalo sa panalangin ko, nawa ang mga salita ng Panginoon, may ukit sa mga puso natin. Dahil pag yan ay nakaukit sa puso mo, conscious ka na ngayon, ay, sabi sa salita ng Panginoon, mali pala to. Ikaw na mismo ang magdidesisyon. Lalayuan mo yun. Amen? Okay. Bibigyan ko kayo ng magandang sample, ha? Kasi nakita ko sa Facebook kagabi. Nalungkot nga ako kasi ibang nakita kong pangalan doon na nagpo-post. Hindi naman sa simbahan natin, pero ibang mga kapatiran. May dumalo pala ditong isang K-pop. Tapos nagawi dyan sa isang lugar, I think sa Caloocan o Quezon City. O, alam na mga kabataan, sino? May nag-post, ano? Grabe, nung pinost yun, nirepost din nila nirepost sa kanilang mga, ano, mga FB accounts. Yung iba nga, may mga GC pang binuksan para lang pag-usapan nila yon. Ay, tignan mo siya. Yan ang iniintay kong pogi. Ang tagal ko nang iniintay siya. Kung ikaw nakalubog sa salita ng Panginoon, balik ka man salita niya. Huwag kang luluhod at huwag kang sasamba sa mga larawan at mga iginuhit, mga graven images ng mga nilalang na ginawa ng Panginoon. Tatanungin kita, dahil sa pagre-repost mo noon at pagsasabi mong, ang pogi-pogi niya, dapat makita natin siya sa mayakap man lang kita. Tatawa yung mga kabataan. Totoo, hindi. Sabi pa nga nung isa, dahil isa nag-post, nakapag-picture pa siya eh. Wow, na-picturean ko siya, may sumagot pa. Sana all. Natatawa kayo, no? Alam nyo ba? Idolatry yan. Kung hindi ka lulubog sa salita ng Panginoon at walang magpapaalala sa'yo na mga lingkod ng Panginoon, akala mo nakakatawa. Pero sa puso ng Panginoon, siya ay nalulungkot. Dahil napasana all ka pa nung nakita mo yung picture nung K-pop na yon, kundi sana, sinabi mo yung sana all kasama ako dun sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi naman itong pastor na to, pinapakialaman ng buhay ko. Talagang pakialam, meron kami. Kung ayaw mong pakialaman ng buhay mo, hindi namin babasagin ang trip mo sa buhay mo. Kung ang Lord nga, hindi babasagin ang trip mo eh.
Pero always remember yung kinanta natin kanina, fall on your knees to hear the angel's voice. Hihintayin na lang namin madapa kaya. Kaya paborito namin panalangin ni Pastora Mavic, Pastor Mike. Pag pinapanalangin namin yung mga gusto namin maabot, iniisa-isa namin yan. Sample lang ah, Panginoon, sana si Ate Minnie madapa na. Para pag nadapa na siya, maiintindihan niya. At pagka nadapa na siya at hinanap ka niya, pinamamanhik namin sa iyo, Panginoon, paalala mo kami sa puso ni Ate Minnie upang ikong man ay maipakilala namin sa kanya. Kasi hindi talaga makikinig yan hanggat di nadadapa. Tayo na lang sa mga sarili natin. Kailan ba tayo nakinig nung nadapa na tayo? Huwag mo naman panalangin sa Panginoon, tuldukan mo na, sige Lord, padapain mo yan ha, hanggang sa masubsob. Hindi ganun. Masyado ka naman. Mali din yun. Pag siya ay nadapa, ipaalala mo kami sa kanilang mga puso upang Panginoon, ikaw na nakilala namin, maipakilala din namin sa kanya. Amen? Amen. Okay. Next. Okay. Last 5 minutes. Sabi dito, we all stumble in many ways. Kasi nga, isa lang naman ang way eh. Sino ang way? I am the way, the truth, and the life. There is no other way to the Father except... Sino yun? O di tama yung sinabi ko sa inyo. Huwag kang magsasana all sa iba. Isa lang talaga. For all stumble in many ways. Kasi kung hindi mo yung paninindigan, hindi mo yung pananampalatayanan, ano sabi ng Panginoon? Ikaw ay matitisod. Balikan natin ang mga buhay natin. Ilang beses tayo natisod? Minahal ko naman siya. Bakit hindi niya ako minahal ng ganun din? Eh yun nga kasi umasa ka sa kanya. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon. Di ibig sabihin nun, di ka maghahanap ng kapartner mo. Ha? Ang ibig sabihin nun, maliwanag sa'yo na kailangan mong katuwang, pero mas matimbang ngayon sa'yo kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay mo. Tignan mo yung buhay ni Pastor Mike tsaka ni Ate Minnie. Kahit na may edad na sila, nagkaroon pa rin ng, nag-spark pa rin yung romantic love, di ba? Natutuwa tayo doon. Kaya nga ikakasal sila ulit dito. Pero pansinin ninyo, kung si Pastor Mike ang pinagbigyan lang niya yung romanticism ng love niya, mabibit-bit ba niya si Ate Minnie rito? Ikaw ba, Ate Minnie, magkakaroon ka ba ng kagalakan sa puso kung ang pagbabasihan mo lang, kaya ka sumasama dahil mahal mo lang si Pastor Mike? Hindi, di ba? Ano yun? May nahipo din sa'yo. So, ibig sabihin nun, bigyan mo na mas mataas na timbang ang Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Dahil pag siyang inangat mo, anong pangako niya? Ikaw man ay bibit-biting ko sa parada ng tagumpay ko. Amen! Last na tayo bago tayo magtapos dito. Hanggang attitude na lang muna tayo. Pag sinabing attitude, yan po yung ugaling langit na? Okay. Humility, submission, obedience, and faithfulness. Para madaling matandaan. HSOF. Sabi mo sa sarili mo, HSOF. Okay, ang ibig sabihin yan, humility, pagpapakumbaba. Hanggat wala kang meekness, lowliness, humility. Hindi ka matututong magpasakop. Yun yung submission. Why? Katulad ng sinabi ko, sa sarili ko na lang patotoo, bakit ako ang pinagpo-floor wax dito? Hindi ako pinag-aral sa magandang eskwela para lang mag-floor wax. Tama, hindi. May binabakbak sa'yo. Ano yun? Matuto kang magpakumbaba. Kasi kung hindi ka natutong magpakumbaba, hindi ka matututong mag-submit o magpasakop. Kanino ka magpapasakop? Anong sabi doon sa 2 Chronicles 30:20? I will establish you dahil sa pananampalataya mo. Pero para ikaw ay magtagumpay, kailangan makinig ka sa mga propeta at lingkod ng Panginoon. Tama? So, ibig sabihin, may papayagan kang mga lingkod ng Panginoon, mga katuwang mo sa pananampalataya, yung mismong kapartner mo, ang tawag dyan, accountability partner sa Panginoon. Papayagan mo magsalita sa buhay mo. Okay? Huhubarin mo kung ano pa ay natitirang pride sa buhay mo. Kaya irrelevant. Kasi kung hindi ka matututong magpasakop, hindi ka matututong sumunod. Obedience. Sumusunod ka, pero naiinis ka. Hindi obedience yon. Ang tawag doon, compliance. Sumusunod ka lang, pero meron kang sakit dito. Kaya hindi maalis-alis ang poot, galit at hinanakit.
umattend ka pero para pagbigyan lang. Paano ko nalaman yan? Kaya ako, nung bago ko umattend dito, ganun kasi ako. Sumama lang ako dahil napilitan talaga ako dahil may ginawa akong hindi maganda. Sabi ng asawa ko, pumunta ka dun sa church. So ang isip ko nun dahil nasa mundo pa ako, sige na nga para may pogi points ako, Pastor Mike. Baka malimutan niya yung mga katarantaduhan ko nun. Pero alam mo, hindi mo talaga pwede pagsamayan ng liwanag at dilim. Yung unang 3 punta ko dito sa church na to, wala pa 5 minuto nag-walk out ako. Umiinom pa nga ako eh. Si PJ dati, ganun din eh. Shashot muna kami, isang bote ng San Miguel Light. Alam niyo kung bakit? Para pagpasok namin dito, dahil amoy Yossi ka na, amoy Chico ka na dahil sa alak, walang lalapit sa'yo, walang makikialam sa'yo sa church. Kasi tingin ko sa mga taga-church, pakialamero eh. Nga pinapakialam ang buhay ko, di naman kita kilala. Naalala ko pa na, nakita ko si Ate Lea, isa mga unang lumalapit sa akin, si Kuya Roger eh. Brad, taas mo yung kamay mo. Pakialamero to ah. Diba, tama? Yung mga matatagal na rito, yan ang paborito ni Kuya Roger, no? Pagka may mga bago, ganyanin yung ano mo, yung elbow mo, taas mo yung kamay mo. Pakailan mo yun to, di ko naman to kilala. Pati pagtaas ng kamay, pinapakialaman. At pag natuto ka ngayon sumunod, faithfulness. Alam mo yung ibig sabihin ng faithfulness, pinakamalalim? Trust and confidence. Ibig sabihin yan, natuto ko na magtiwala at mataas na ang kumpiyansa mo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod sa buhay mo. At nang dahil dyan, ang Panginoon man, magtitiwala na rin ng ganong kataas sa iyo sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Hindi ko inaakala one day, akala ko nun siguro, sa isip ni Pastor Dom, mga 3 taon ako mananahimik dito bago ako makatayo eh. Nagulat ako one day. Di ako nagkakamali. It's my 9th month dito sa church. Bigla akong sinabihan, may PLF sa Sabado. Meron ka isang oras. Ito yung topic. Gulat mo ngayon ako, ha? Alam niyo naman dito sa simbahan natin, gulatan eh. Tingin ko, kaya paborito nilang palabas ng araw, itbulaga eh. Bubulagain ka talaga eh. Nagulat talaga ako nun, ha? Akala ko ba, meron ka pang gustong hubugin sa akin. Pero hindi na ako nag-question. Okay po, sige, kung yan ang gusto ninyo. Why? Pag pinagnilayan mo, kasi nagtitiwala na sa'yo. Bakit nagtitiwala? Nakita na nila yung pagpihit ng puso mo, may malaki nang nawala sa sarili mo. Ano yun? Yung pagpapahalagom ng mataas sa sarili mo, kapakanan. Pride of life. Amen? Kaya sa panghuli, gusto ko bitbitin nyo itong verse na ito bago tayo magtapos. Hebrews 13:17. Ano sabi dito? Obey your leaders and submit to them. Ano sabi dito? Sumunod ka at magpasakop ka sa mga namumuno sa iyo. Hindi ibig sabihin sa simbahan lang yan. Kung anak ka, sumunod ka sa mga magulang mo. Kung nasa trabaho ka, may boss ka. Kung nasa eskwela ka, estudyante ka, doon sa mga guro at principal ninyo. Paano naman po yung nagnenegosyo? Ako yung sariling boss. Wrong. Ang boss ng mga negosyante, customer mo. Tama? Ang sabi dito, ikaw ay sumunod at ikaw ay magpasakop sa mga namumuno sa iyo. Minsan may nagtanong sa akin, paano kung hindi ko gusto yung ginagawa, hindi ko gusto yung ugali? Basahin niyo yung susunod. For they watch over your souls and those who give will give an account. Ang ibig sabihin niya, para hindi ka ma-nosebleed. Huwag mo nang problemahin kung pangit ang ugali. Dahil ang maniningil dyan, ang Panginoon. Dahil siya ang leader, siya ang accountable, hindi ikaw. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, pangit ugali ng tatay ko, hindi ko susundin. Wala naman nakalagay dun sa utos niya na honor and respect your father and your mother if they are good. Ang nakalagay dun, honor and respect your father and your mother, full stop. Tama po? Pangit nga yung ugali. Hindi, anak, hindi ikaw ang maniningil. Ang maniningil dyan ng Panginoon. Ang hinihiling sa'yo ng Panginoon, pananampalataya mo, Lord, kung paano mong kinatok ang puso ko, katukin mo rin ang puso ng tatay ko. Amen? Hindi ikaw, siya. Siya ang bahala dyan. He will make them accountable, not you. At ang sabi dito, let them do this with joy and not with grief. Ang trabaho natin bilang tagasunod, bilang anak, bilang naglilingkod dahil meron tayong mas nakakataas sa atin, bigyan natin sila ng kagalakan, hindi kapighatian. Ulitin ko, bigyan mo sila ng kagalakan, hindi kapighatian. Why? For this will be unprofitable for you. Kasi pag hindi mo to ginawa, hindi ka sasagana.
Pansinin mo, kung ikaw may negosyo, mas magaling ka pa sa customer mo, palagay mo magkakaroon ka ng maraming customer? Hindi. Kung palagay mo boss ka, tapos ang dami mong hawak na tao, napakawalang yan ang ugali mo, palagay mo may babalik pa sa iyong tauhan mo? Wala. Kaya dito, ang inuhubog ngayon sa atin dito, yung tunay na ugaling langit na kaakit-akit, binibigyan kayo ng Panginoon na establishment ng firm foundation. Apat, pagpapakumbaba, matuto kang magpasakop, matuto kang sumunod, at higit sa lahat, magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Yan po ang iiwanan natin kung paano ka ngayon lalakad, kasi hindi ka makakalakad sa labas at hindi ka magiging matibay kapag may mga pagsubok kung hindi mo ito sisimulang lakaran ngayong umagang ito. Amen? Tumayo po tayong lahat. Sige, pikit nyo mga mata ninyo. Kausapin mong Panginoon ngayon. Panginoon, kung meron pang dapat na ayusin sa aking puso, eto na ang pagkakataon. Huwag mong tignan yung katabi mo, huwag mong tignan yung nasa harap mo. Eto ngayon yung pagkakataon, kausapin mo ang Diyos. Walang malulugi sa'yo, kapatid, magulang. Alam mo, ikaw ang lugi kung hindi mo kakausapin ang Diyos. Ikaw ang malulugi. Matuto ka na sa mga nakaraan, matuto ka na sa kasaysayan. Sige, kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Buksan mo ang iyong mga puso. Buksan ninyo ang inyong mga puso. At habang kinakausap po ang Panginoon, worship team, let's create that atmosphere upang mga kapatiran natin ay magkaroon ng matunay na pagbubukas ng kanilang mga spirito at puso sa ating Panginoon. Kantahin natin to. And I will give my life to you to be a vessel of your truth. Let your will ng Panginoon ang puso mo at ang sinasabi mo, Panginoon, handa na akong isuko ang lahat sa'yo. Handa na akong isuko ang lahat sa'yo. Inaanyayaan kita, magulang kapatid, ipapanalangin ka ng mga lingkod ng Panginoon. Pumunta ka dito sa harapan. Ipamanhik mo kung ano yung dapat mong isuko sa Panginoon upang hindi ka nakalugmok, hindi ka nakaupo na matagal. Dahil ang gusto ng Panginoon, lumakad ka, lakaran mo. Lakaran mo kung ano yung binigay niya sa iyong purpose sa buhay mo. Kung ikaw yan, inaanyayahan kita.
There is no condemnation. There is no shame. Mag-double time ka. Pumunta ka dito sa harapan. Walang kahihiyan. Taas mo lang ang kamay mo at ikaw ay aming ipapanalangin. Mga pastors, please. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels sin my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me until the very end. Ninyong ipanalangin, lapit lang po kayo dito sa harapan. Bukas na bukas ang altar ng Panginoon para sa lahat ng may pangangailangan sa Kanya. Pupunuan ka ng Panginoon sa oras na ito. Sige po, lapit lang po kayo, ipapanalangin po kayo. Hallelujah. Kalooban mo ang
ko. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iiwan, ni pinabayaan man. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa kahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin sa iyo habang buhay, Panginoon. Buhay ko'y alay sa iyo. Meron pa po ba tayong mga kapatid na gustong maipanalangin o hindi pa nakatanggap ng panalangin? Huwag po nating hayaan na tayo lumabas sa lugar na ito na hindi tayo naipanalangin. Pagpapala yan sa ating buhay. Sige po mga leaders, panalangin po natin ating mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Maghari sa buhay ko. Lilingkod sa iyo habang buhay.
Hallelujah.
Yes, we sing hallelujah, 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 hallelujah. Itaas mong yung kamay sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen! Yes! Hallelujah to the King! Hallelujah to my Lord! Hallelujah to our Lord Jesus Christ, our Savior! Salamat ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pusong nabuksan. Salamat sa mga mata ng pangunawa na binigyan mo ng kaliwanagan, Panginoon. Salamat sa pagkatok sa pinto ng mga espiritu, ng mga tao na siyang sumuko sa iyong harapan ngayon. We will no longer live by shame, Panginoon. We will no longer live by condemnation. Binata mo na lahat ito dun sa krus. Ang hinihiling mo ngayon sa amin, Panginoon, sa aming pag-upo, kami ay matutong humayo. Amen. Sa aming paglakad, Panginoon, paghakbang namin sa labas ng simbahang ito, bit-bit namin, hindi lang ang mensahe mo, kundi, Panginoon, bit-bit namin ang tunay na Espiritu na nasa aming puso. Amen. Nawa sa pagharap namin, mamaya, bukas, dun sa labanan sa mundo, Panginoon, ikaw ang aming kalasag. Salita mo ang aming magiging tabak. Amen. At higit sa lahat, Panginoon, yung helmet of salvation mo ang siyang magbibigay sa amin ng proteksyon sa mga bagay na aming nakikita, natitikman, naririnig, nadadama, at nalalasap. Nawa, Panginoon, sa paghayo ng mga magulang at mga kapatid namin ngayon, pinagpapala ko ang gawa ng kanilang mga kamay. Sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, sa mga estudyante, sa kanilang mga pag-aaral. Sa mga pagkakataon, may mga pagsubok kaming na nakikita sa aming harapan, mga bundok ng pagsubok. Alam ko, Panginoon, ikaw ang magbibitbit sa aming mga paa sa bawat hakbang upang mapagtagumpayan namin ang mga bundok ng pagsubok na to. Ikaw ang magbibigay sa amin ng tamang landas, tamang katwiran, Panginoon, upang magkaroon kami ng mas mabilis, mas maikling daan doon sa pagkakaroon namin ng tinatawag na overcoming victory sa mga pagsubok na to. Dahil ang mga pagsubok na to, hindi lang po ito pagsubok sa buhay namin. Ito'y aming ginagawa upang lumawak ang teritoryo ng iyong kaharian. Lumawak ang teritoryo ng iyong kaharian. Gamitin mo kami, Panginoon. We are no longer bound by the spirit of fear and shame, sabi ng iyong mga salita. Hindi na ang kahihiyan ang siya magiging hadlang namin. Bagkos, Panginoon, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na pananampalataya. Kaya, Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at lupa, bitbitin mo ang mga kapatid namin ito. Ikaw ang magiging proteksyon ng bawat isa sa kanila. At sa paghayo namin ito, kung ano man ang aming pagsasaluhan mga pagkain, gawin mo itong kalakasan sa aming mga pangangatawan upang kami makahayo. At ang bawat isa sa amin ay gagamitin mo kung ano ang mensaheng na bitbit namin dito. Katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipo, lahat ng mga narinig ninyo, lahat ng mga natunghayan ninyo, lahat ng mga natutunan ninyo dito, paglabas ninyo, gawin ninyo ito. Nawa, Panginoon, ang mensahe ngayon, lakaran namin ang aming layunin. Ito ay tumimo sa aming mga puso, ibalot mo sa aming mga pagkatao.
Matuto kaming yumakap na may tunay na pag-ibig na hindi nagtatangi doon sa mga tao na nasa labas na hindi pa nakakakilala sa iyo. At doon naman sa mga mahal namin sa buhay, may mga natisod man, katulad ng iyo sinabi, imbis na amin tisurin, sila ay aming iangat. Yakapin namin ang bawat isa. We have one spirit, we have oneness in spirit because we have one hope for one calling. One body, one spirit, one Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Salamat po. Announcement. Para po dun sa ating mga associate pastors, mga leaders, at saka heads ng ministry, at saka po dun sa iba na...